Sumahin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ika-14 ng Nobyembre, ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At ibig sabihin po nito, sa isang linggo ipagdiriwang na natin ang kapiyestahan ng Kristong Hari. At magsisimula na po muli tayo sa panibagong kalendaryo ng ating simbahan, ang Adbyento. Kaya naman po ang mabuting balita natin mula kay San Marcos, Kabanata 13, mga talata 24 hanggang 32 ay nagpapakita ng tinatawag na parusiya. O ano yung magaganap sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Sinasabi doon, kapag dumating ang araw na iyon, ang araw ay hindi na muli pang sisikat, ang buwan ay hindi na muli pang makikitaan ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit, at makikitang dumarating ang anak ng tao, ang anak ng Diyos na si Jesus sa kanyang kadakilaan kasama ng mga anghel. Pero, ang sabi dito, walang nakakaalam kung kailan ito magaganap. Kahit na nga ang mga anghel o ang anak ay hindi naalalaman kung kailan ito magaganap, tanging ang ama ang nakakaalam kung kailan magaganap ang lahat ng ito. Mga kapatid, tayo po bilang mga Filipino, meron tayong isang hindi kagandahang ugali. At ano po iyon? Yung manyana habit. We tend to procrastinate, ano po, lalo tigit ang mga estudyante ngayon. Kahit po ako, no, ko estudyante. At karamihan sa atin, anong ibig sabihin po ng procrastination o yung tinatawag nating manyana habit? Sabi natin, mamaya na lamang, we tend to delay many things. Pwede namang bukas, pwede namang sa isang araw, pwede namang sa isang taon. Ah, hindi pa naman kailangan. At kung kailan nga kailangan, saka tayo nagkukumahog. Saka tayo nagmamadali sa maraming bagay. Pero mga kapatid, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos, hindi natin alam kung kailan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ah, hindi pa naman dadating ang ating Panginoong Diyos. Ah, magpapakasama muna ako. I-enjoyin ko muna ang aking buhay. Ah, hindi ko naman alam kung kailan ang gunaw ng mundo. Kaya enjoy muna tayo. Chill lamang tayo. Ika nga po ng mga kabataan. Pero mga kapatid, sana ang maging panuntunan natin sa ating buhay, pagdating sa mga makalangit na bagay, pagdating sa mga bagay na pangkaluluwa, sana hindi natin ito ipagmamayana. Sana ay lagi tayong maging handa na tanggapin ang ating Panginoon Diyos, sapagkat hindi nga natin alam kung kailan siya dadating. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa isang taon. At sabi nga, hindi naman natin hawak ang ating buhay. Maaaring hindi pa dadating ang ating Panginoong Diyos, pero paano naman kung tayo kaagad ang lumisan sa mundong ito? Sa kaya nga, sa panahong ito ng pandemya, alam nyo, ang buhay naging napakaikli, ano ho, at napaka-unpredictable. Yung mga malalakas, biglang mababalitaan na wala. Yung mga sasabihin nating sila yung magandang kalusugan, nauna pa doon sa mga may sakit, ano. Kaya hindi po natin masasabi at hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya nga po, sa katotohanan ito, ano yung dapat nating gawin? Tatlong bagay ang dapat po nating gawin. Unang-una, edi dapat nga po tayong maging handa. Handa sa anumang ipagkakaloob sa atin ng Diyos, handa sa kung anumang misyon ay bibigyan niya sa atin, at handa nating lisanin ang mundong ito, sapagkat sabi nga, uuwi naman tayo sa sadyang tahanan na inihanda para sa atin ng Panginoong Diyos. At doon kasama natin ang ating Panginoong Diyos na siyang tunay na hari ng ating buhay. Pangalawa, sa paghihintay natin sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan lagi nating isa sa isip at isa sa puso, God first. Ibig sabihin po noon, bago natin isipin ano ba yung karera natin, bago natin isipin yung kayamanan natin, bago natin isipin yung mga makamundong hinahangad natin na magbibigay sa atin ng magandang pangalan, magandang kalagayan sa lipunan, sana isipin muna natin, ano ba yung magiging kalagayan ko sa langit? Ano ba yung relasyon ko sa Diyos? God first. Ang uunahin muna natin ay ang ating Panginoong Diyos. At pangatlo, dapat po nating tatandaan sa mundong ito, walang permanente. Tanging ang Diyos lamang ang permanente. Tanging ang Diyos lamang ang kahapon, ngayon at bukas. Tayo, pwedeng tayo ay ngayon, pero pwedeng hindi na tayo bukas. Walang permanente. At dahil nga po, hindi naman permanente ang buhay natin, titingnan palagi natin, ano ba yung pwede kong panghawakan sa buhay na ito na masasabi kong hindi mawawala, hindi kukupas. Maaring ako'y mawala, maaring ako ay hindi na narito bukas, pero ano yung pwede kong panghawakan na masasabi kong I will be here forever. At ano po yon? Yung relasyon natin sa Diyos.
yung ugnayan natin sa Diyos. Tayo na pansamantala, kapag tayo ay nakakapit sa Diyos na panghabang buhay, pang magpakailanman, then magkakaroon tayo ng kasiguraduhan na tayo man ay lumisan sa mundong ito, mayroon pa rin tayong bukas na tatanawin sa piling ng ating Panginoong Diyos. Life is temporary. The world is temporary. Relationships are temporary. Lahat pansamantala. At ang Diyos lamang ang pangwalang hanggan. Kaya doon na lamang tayo sa Diyos na pang magpakailanman. Ano man ang ating kalagayan sa mundo ngayon, tayo man ay naiinip sa ating quarantine dahil sa pandemya pa rin tayo, lumuwag man, pero ingat-ingat pa rin po tayo. Pero tatandaan po natin, sa Diyos mayroong walang hanggan. Sabi nila, wala daw forever. May forever po. Sa Diyos may forever. Kaya nga po, ngayong huling linggong ito ng ating karaniwang panahon, itong tatanda natin ng mga tatlong bagay. Unang-una, huwag tayo magkaroon ng manyana habit. Lagi tayong maging handa sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, sa Diyos lamang may kaganapan ang buhay natin, kaya sa Kanya lamang tayo magtitiwala ano man ang mangyari sa buhay natin. At pangatlo, dahil nga po ang lahat ay hindi naman sigurado at walang permanente sa mundong ito, kapit tayo sa Diyos na pang magpakailanman sapagkat Siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.